Hi guys, welcome back dito sa ating YouTube channel Ian Works TV. Ayan, sa video ng ito guys, meron lang akong gustong i-share sa inyo na pwede pa natin gawin, lalo na dito sa ating ibunan, lalo sa mga ginagamit ng ating mga ibon na nesting materials. Ayan, yung tinatawag na sanga ng malunggay guys, di ba pagka binabalatan nila yon, tapos yung pinagbalatan ito, yung pinagbalatan diba, karamihan tinatapon na to, pero isishare ko sa inyo kung paano ito pwede pang magamit sa ating mga alagang ibon. Abangan nyo guys, ayan, ituturo ko sa inyo. Tara. So ito guys, ayan yung ano sinasabi ko sa inyo, ito yung mga pinagbalatan ng ating mga alagang ibon para gamitin nilang nesting materials yung balat. Ito magagamit pa natin para maging kusot. Ayan. Para walang tapon yung ating mga malunggay. Ayan. Naisip ko lang gawa ng video ito para makita nyo kung ano pa ang pwedeng magamit dito. Ayan. Ganito lang yan guys. Ayan. Ihiwa-hiwain lang pa ganun. Tatsagayin lang nating tapyasin yung mga sanga. Ayan, tuyo-tuyo na to guys yung sanga na to. Ayan, hanggang sa maipon yung parang siyang maging kusot. Ayan. Ingat lang tayo guys sa paggamit ng kutsilyo dahil medyo matalim to. Magaganito kayo, mag-iingat din kayo guys, dahan-dahan lang, huwag masyadong mabilis dahil matalas ang ating chilyo. Iwa-iwain lang natin ganun nga sa makaipon tayo ng puso. Ayan, madali lang naman to guys kasi tuyo na yung sanga, malambot na siya, para na siyang styro. Ano siyang styro ko pag iniiwa. Yan. Makita ko kasi ang dami. Para hindi ko na itapon, gamitin ko na lang din. Yan. Subukan nyo gawin to guys. Sakaling makatipid tayo sa pagbili ng kusot. Yung iba kasi guys, nagbibili pa ng kusot, ilalagay sa nest box ng kanilang mga alagang ibon. So ako, hindi na ako bumibili. Ginagamit ko na lang din yung mga pinagbalatan nila para makatipid. Ayan. Ang dami rin, oh. Ang dami ko na rin na itapon ito, eh. Hindi ko pa alam kung ganito. Ayan guys, nakakita nyo magiging kusot din siya. Hindi naman siya matalas, hindi siya matigas, malambot siya kasi para siyang styro, malambot na yun. Kaya alam nyo naman yung ano, yung isang anong malunggay pag natuyo, ang gaan na niya, parang siyang styro. Ayan, bukan yung gawin to guys, sigurado makakatipid kayo sa pagbili ng puso. So ito na nga guys yung pinagkayasan natin na sanga ng malunggay at ilalagay na natin sa kanilang mga pugad. Hatiin na lang natin to. So yan guys, ilalagay ko na. Buksan ko muna yung pugad. Diretso lagay. Ayan, meron na silang nesting materials guys. Kaso wala pang saping. Ayan, lalagyan natin. Lalagyan natin po tayo. Ayan. Ayan natin dito. Ayan, bahala na siya mag-ayos dyan.
So ito guys, lalagay ko na yung kusot sa mga nest box ng ating mga alagang ibon. Ayan, katokin muna natin. Ako po, ibon po. So, ilalagay lang ako sa kusot. Yun. Ayun, meron na rin palang mga pangunod, konti pa lang. Tama, lagyan natin ng kusot. Lagyan natin. Pag meron uling mga pinagbalatan nila, ayun, no? Yung mga pinagbalatan nila ng sanga ng malunggay, kakayatin uli natin yan. Dadalhin natin. Baka na-istorbo na sila. Ayan, ibon. Ayan, isang pastel far blue split ino, tsaka green pastel opa split ino. Ayan ang ating parisan. Dito sa kabila ng green fisher hen, green opaline hawk. Ayan ang mga abangan natin. Ayan, nilagyan ko na rin dito sa kabila kanina. Ito lang muna ang ating update sa ating munting ibunan, guys. Ayan, shoutout nga pala kay Danok Aviary, tsaka kay Boss Allen Martinez. Shoutout. Nandito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa inyo, guys. God bless. Bye-bye.